The smallest one in uy, the bunch. Uy, nadapa si Ron. Uy, grabe Hasi Roy. Trust uy, ko. Uy, 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 uy. Ayan na po. Uy. Mas tangina mo! Ano? Tangina mo, bitter ka sa akin habang buhay. Kung alam ko na talaga nung unang may hinilakit ka sa akin eh. Ang hinamo ka, gitira suntukan eh. Alam mo boss MG, ang pinakamaganda talaga, ilabas mo na kasi yung boxing natin dyan na palaro para pagka yung merong ganito kagad, dapat nakaredy na kagad yung boxing ring para mas maganda palaro mo. May nagbabasketball sa kabila, may boxing sa kabila. What's up mga ka-OFW bya-HERO? Welcome back again to my YouTube channel! At eto nga mga ka-OFW bya-HERO, katatapos ko lang ilapag ang video ni Idol Boy Tapang at meron na naman tayong bagong issue ngayon! Kikita na naman tayo nito! No! God! Please! No! No! At syempre, magpapahuli ba naman tayo dyan, mga ka-OFW bya-HERO? Ano ba ang magiging komento natin patungkol dito sa pagkakainitan nitong dalawang to na si Jonah at si Bon Ordona na dating magkaibigan, ngayon nagkakainitan? Wow! Wow! Boss MG, ano na ba? Akala ko ba pang professional na ang datingan? Well, tingnan natin kung ano ba talaga nangyari dito. Tingnan natin kung sino ang nagsimula ng gulo. Dito nyo lang makikita yan sa The Barrel of the YouTuber! At syempre, bago tayo magsimula mga ka-OFW bya-HERO, nais ko munang batiin ang mga sumuporta sa ating last video na sina Super Energetic MJ! Guys, pakisuportahan nyo po. Ito po yung co-teacher ni Ma'am Melinda na si Ma'am MJ. Shoutout po sa inyo. Channel ni Abay, Cyber Pia, Joshua Barbesena, James Jemas, at si Jessa Alanik. Yan, maraming salamat sa inyo mga ka-OFW bya-HERO sa lahat ng sumuporta sa ating last video. At eto nga mga ka-OFW bya-HERO, ano nga ba talaga ang nangyari sa dalawang magkaibigan na to? Na dati matalik na magkaibigan, ngayon halos nagpapambuno na. Bakit nga ba nagkapikunan itong dalawang to? Research mode na naman itong si ka-OFW bya-HERO. Eto, panoorin natin kung paano nagsimula ang gulo na to. At bibigyan natin ng video reaction. Yan! Wala, Bon, nagpaulan! 4-3! Wala! Oy, sa kanya pa uy, rin! Si Jonah, tinatawa na ni Jonah. Oy, si nice boy. Uy, pass! Rendon. Wala ano, pa malaki rin! Malaki tira! Kasi pareha silang tinalo ng brusko. Yes, ito ko sila Jonah. Yung ngiti-ngiti nila Jonah. Jeric, tinalo namin kayo. Inaasam ni Jonah si Bon ngayon. Kasi nga, hindi ko alam kasi parang si Jonah talaga. Mainit pa rin talaga siya kay Bon eh. Lalo kanina, di ba? Nagpakawala kanina. Oy, uy, supply! Laki nun. Pero, sabi ni Bon, sabihin daw natin sa brusko, rematch na agad. Ayan, no. So, grabe. Parehas may init talaga si Bon tsaka si Jonah. Talagang sobrang init ng aksyon, nasaktan si Jewo at mag-init din si Bon ha? Hindi lang yun, kaya nag-init si Bon kasi kanina tinrashok siya na malupit ni Jonah. Ngayon sinagot siya ni Bon, di ba? Oo. Ang sabi naman, pag nanalo kami dito, rematch. Yun. Alam nyo mga ka-OFW bya-HERO, napansin ko lang kasi dito, itong si Merch at saka yung kasama ni Merch na commentator, bakit ganun ang pagkakabanat dapat nagpo-focus lang sila sa mga naglalaro? Doon lang dapat sila mag-focus. Pati ba naman yung pagtawa ni Jonah? Doon nagsimula eh. Parang nahahype ngayon tong si Bon Ordona. Kaya feeling ko parang doon nagsimula yung gulo eh. Para sa akin na, yun lang yung nakikita kong naging unang problema. Alam nyo ba guys, sa pagka yung nagko-commentator eh, imposibleng hindi marinig nila Bon yun. Imposible hindi marinig nila Jonah ng Brusko Brothers yun. Diba, kala ko ba professional na yung mga commentator dun? Dapat pagka-commentator ka, kung saan lang yung naglalaro, dun lang dapat nakapokus kung ano yung dapat mong sabihin, hindi yung sa mga nanonood. Diba? Ilang nakita ko dyan, mga ka-OFW bya-HERO. So yan, ituloy ulit natin. Paul.
So napasigaw na sa katagumpay. Trash token doon ha, si Bon tsaka si Jonah. Tinatrash yung libon si Jonah, grabe. Sinigawan ni Bon si Jonah ron. Grabe. Mukhang mas mainit pa si Jonah tsaka si Bon kaysa sa laban nilang dalawa. So uy, kanina pa to mainit din yung bantayan na to. Uy, grabe si Bon ha. The smallest man in the bunch. Uy, nadapa si Bon. Uy, grabe ha si Roy. Trash token. Oy. Uy, ayan si Jonah, nagwawala na si Jonah. Okay, binangga ni Bon si Jonah. Medyo nagkaroon ng initan sa bench ha. Pero hindi, ang involved doon si Jonah, which is hindi kasama sa game ha. Mas mainit na si Bon kaya si Jonah kaysa sa game. Ang bala ko magkano isang ganito ng crocs ko, nawawala yung isa. Ang inang yun. Wala lang yun, boy. Lango, nanood lang tayo. So yun nga ano mga ka-OFW Hero, kung napapansin nyo, player dito si Bon at si Jonah naman ay isang manonood. Bilang isang player ng basketball sa isang palaro o paliga, hindi ka pwedeng mapikon sa mga manonood mo. E paano pa pala kung yan ay hindi pandemic at lahat ng mga manonood mo nandyan, at lahat ng manonood mo, yung kalahati ng manonood mo eh mga bashers mo, paano na, di ba? Hindi ka pwedeng pumatol sa mga manonood. Alam ko kasama sa rules yan eh. Sa NBA nga at sa PBA, di ba once na napagulo ang player, may fine yan. Sa bagay, Battle of the YouTuber nga pala ang pinag-uusapan natin. Pero mas maganda siguro, Boss MG, dapat yun ang idagdag mo sa mga rules mo. Para maiwasan ba ang gulo, mas malaki ang fine kesa sa TF. Oh, hey! Saka dapat bilang player, Bon Ordona, dapat hindi ka mapipikon. YouTuber ka eh, alam mo yan eh, dapat hindi ka pikon. Ikaw pa naman ang unang kumante, ikaw ang may first move doon. Hindi mo ako basher, Bon Ordona. Manonood ko, ano sa palagay nyo? Tama ba o tamang-tama lang yung sinasabi ko? Alang talaga ang nagtulak dito kay Bon Ordona. Commentator talaga. Alo, sa tabi lang sila ng nagko-commentator, yung bench nila, Bon Ordona. Kahit na nananalo na sila, ganun talaga yung magiging asal ni Bon. Talagang matitrigger talaga siya na pansinin niya bawat tawa yung tawa ni Jonah. Parang feeling niya inaasar siya tuloy. Alam niyo yun mga ka-WB Hero. Kaya eto na naman, easy na naman tayo. Marami na naman nag-i-expect. Dami kong nabasa na scripted na naman yan. Alam niyo yun, kaya hindi rin naman natin masisisi yung mga manonood na magsalita ng mga ganyan, na magkomento. Dapat sa loob ng The Battle of the YouTuber, yan lang dapat na maiwasan. Nga ni Makagago, kung walang hype, wala. Kaya siguro, hindi niya rin sinasaway itong si Merch. Parang lang, ganun lang yun sa nangyari kay Kiko Matos at saka kay Rendon eh. Pansin nyo ba? So ayan, panoorin ulit natin. Ano pa yung mangyayari? Ayan. Hawa, out of bounds, may foul. Doon pwedeng bigyan ng ano. Ayan na po. Uy! Grabe no, grabe talaga yung nangyari dito sa dalawang magkaibigan na to. Eh, akala ko okay na to kasi itong dalawang to naging magkakampi na nga sa 2v2. Kaya sabi ko parang wala na, hindi na mag-aaway itong dalawang to kahit na may laban pa sila ng basketball. Pero nangyari pa rin eh. Yun nga, sa bagay, totoo talaga yun na pagka ikay talaga'y pikon, wala, pikon ka talaga. Kilala pa naman natin si Jonah na mapang-asar talaga. Eh, ang problema kasi dito, parang dun sa last na sinabi niya, sa last vlog niya nitong matapos yung gulo, is parang hindi naman daw niya akalain na gaganunin siya ni Bon. Hindi nga sa hindi sinasadyang pagkakataon ay napunta siya dun sa lugar nila, Team Graffiti. Dahil nga crowded nga daw. Yung tipong tropa ang tingin niya na asaran lang, yung bang ganun lang. Pero hindi akalain niya na yung ginagawa niya is magti-trigger kay Bon.
Kaya kahit siya, nagulat siya nung sinigawan siya eh. Mukha nga siyang tanga na hindi niya alam na siya na pala yung sinisigawan ni Bun. Kaya ayun nga ano mga ka-WBHERO. Issue na naman to, mangyari to, meron naman yata silang rematch na versus 2. Kaya mukhang magandang laban na naman to. Sigurado, magkakaroon na naman ng issue kung hindi man magkakabati itong dalawan to. Ganyan ang mangyayari niyan. Alam mo boss MG, ang pinakamaganda talaga, ilabas mo na kasi yung boxing natin dyan na palaro. Para pagka yung merong ganito kagad, dapat nakaready na kagad yung boxing ring. Para pag nagkagulo, may basketball dyan sa half court, may boxing ring sa likod. Yun lang ang magandang isasuggest ko sa'yo, idol Makagago. Para mas maganda palaro mo, may nagbabasketball sa kabila, may boxing sa kabila. May nagkagulo sa basketball, dalhin mo sa boxing ring. Ganun lang yun. Wala nang training. Ito yung sinabi ni Jonah, para wala na yung tulad na abangan sa labas, alam mo yun. Para dun pa lang, lalabas ng venue, tapos na agad. Nagkabakbaka na sa loob. Kaya kailangan maging advanced na rin ang utak natin eh. Kayo mga ka-WBHERO, ano ba maisasuggest nyo rito? At ano sa palagay nyo yung pangyayari na ganun between Jonah and Bon? Ito ba ay kasama sa pahype na nararating nilang laban? Mukhang mas maganda at kaabang-abang itong laban ng dalawa. Kayo ba mga ka-WBHERO, ano ba masasabi nyo rito? So paano, hanggang dito lang mga ka-WBHERO. OFWBHERO, peace out! Salute!